Bakit nandito ka? Meron na anak ko si Duday. Anak ko siya. Meron na akin na yung anak ko. Ako yung may karapatan sa bata. Hinirap mo lang siya sa akin. Pero ako pa rin yung tunay niyang ina. Kahit anong sabihin mo sa akin, ako yung ina ni Duday. Ako may karapatan sa kanya at hindi na magbabago yun. Ayup ka! Ayup ka! Medyo ayup ka yung dalawa! Hindi ka na naiyang babae ka! May asawa na yung tao! Di mo ba? Sana nakihingi lang ako kay Miren eh. Yung hiya naman ako sa kaibigan mong perpekto. Sabihin mo sa kanya, tigilan niya ako, kundi isusunod ko siya sa asawa niya! May kinalaman ka sa pagbayal kay Adrian? Ano plano mo? Ewan ko. Papalamig muna ako siguro. Kilala ko si Wena. Hindi ako susumbunan sa polis. Gawan mo ng paraan para hindi makarating dyan sa kaibigan niya. Kuya, sa bayan tayo dumiretso. Opo, ma'am. Medyo, bakit mo dala yan? Protection lang. Dito ka lang. Hindi ka niya pwede makita. Medyo. Kaya na mag-usap tayo. Medyo. Medyo, ano ba? Ano ginagawa mo? Bitawan mo ako, Medyo! Mag-usap tayo! Kailangan natin mag-usap, Wena! Hindi! Ayoko! Wala na tayong pag-uusapan! Saan ka pupunta? Pupunta mo si Miren? Talagang maaati mo na maipakulong ako ng kaibigan mo? Oo! Dahil maling-mali yung ginagawa mo! Hindi mo naiintindihan eh. Kailangan kong gawin yun! Kailangan unahan ko si Adrian! Kundi, makapakulong niya ako! Isusumbong niya ako sa pulis! Ano? Bakit kanya isusumbong? Bakit, ha? Ano ba kasalanan ang ginawa mo na hindi ko alam? Maraming tanong. Basta hindi ka pupunta doon. Naiintindihan mo? Hindi ka pupunta doon. Hindi! Tama na to! Hindi ka... Kailangan mo pagbayarin mo ang kasalanan mo! Hindi ka nga pupunta doon! Tama na! Iwan mo ako! Hindi ka na! Tulang! Iwan mo ako! Hindi ka nga pupunta doon. Tulang! Kaya na makinig ka naman! Hindi ka pwede pupunta doon! Huwag ka na makialam! Ay na! Medyo ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Patong-pato ng mga kasalanan mo? Dahil pa sinasabi. Basta hindi ka pupunta kay Mira, naiintindihan mo? Hindi. Kailangan mo pagbayaran ng lahat ng to. Hindi nga eh. Tayo na! Ano, Wena? Hindi ka ba talaga mapapakiusapan, ha? Ba't ka lumabas? Ito eh! Ang kulit nito, hindi mapakiusapan eh. Parang gusto talaga masaktan. Ako na, bahala. Itawa mo na yung baril. Huwag ka na makialam dito! Umalis ka na! Umalis ka na! Ayun na! Ikaw naman kasi ba't sumunod ka pa eh! Ito ba na to? Sinira pa yung braso ko! Dapat di ka na bumaba! Lalo nagkagulo tuloy! Eh kung hindi ako bumaba, hanggang ngayon nagdadaldalan pa rin kayo dito! Ikaw nga itong trigger happy! Binira mo pati yung driver! Tayo na! Tayo na! Sige na! Tayo na!
Tito, wala na! Tito, wala na! Wala? Wala? Tito, wala na! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito? Masaya akong nakilala kita. Ako rin po, Tito Wena. Tito Wena. Patawa. Sorry. Buena. Tito, buena. 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 Tito, buena. Ate, ikaw na muna bahala kay Duday, ha? Ikaw na mag-asikaso dyan. Kasi hindi ko pa kasi alam kung anong oras ako makaka-uwi, eh. Aantayin ko muna ma-embalsa mo si Wena at malagay sa ayos. Uuwi din ako. Sige. Ma'am, magandang tanghali po. Inspector Santos po. Apo. Sir, kaibigan po ako ni Wena. Eh, ma'am, may idea po ba kayo kung sinong pwede gumawa niya ito sa kanya? Hindi ko po alam, eh.
Ano po kaya ang motibo nila para patayin siya? Hindi ko po alam eh. Pero wala pong alam. Sa pagkakaalam ko po, mabait na tao po si Wena. Sobrang bait niya po. Wala po siyang kaaway. Hindi ko nga po makita na may gagawa sa kanya ng ganito. Kailangan po nating makontak ang mga kaanak niya. Isa lang po yung alam kong kamag-anak niya. Si Lolo Pedro po, pero patay na rin po siya. Pero meron po siya kinakasama. Si Benjo. Benjo? Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung paano makukontak tong tao na to? Aray ko! Dahan-dahan naman, oh! Vanessa, tahan kita ng gamot for pain and infection. Excuse me. Buisit naman. Tignan mo nga yung ginawa ng baliw mong ex. Vanessa, patay na si Wena. Sana nga patay na siya. Kundi uulit-ulit ko siyang patayin dahil sa ginawa niya sa akin, Benjo. Mahimik ka nga. Mapahamak tayo sa bibig mo eh. Sino yan? Sino? Hello? Mr. Benjo Alvarez? Sino to? Sir, si Inspector Santos po ito ng Lucena City. Sir, tungkol po ito dun sa kinakasama ninyo na si Wena Baryon. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Eh, may masama po kasi nangyari sa kanya. Kailangan niyo pong magpunta dito kaagad-agad. Pupunta ako agad dyan. Sige po, sir. Sa morgue na si Wena. Pinapunta ako ng mga pulis. Bakit? Baka makakalata sila. Mas makakalata sila kung hindi ako pumunta. Kailangan magmuha akong malinis sa kanila. Naluloko ka na ba? Kapag nagpakita ka doon, iisipin nila na nandun ka sa tabi-tabi nung nabaril si Wena. Magsususpechahan ka nila. Palipas ka muna ng oras. Dapat isipin nila na nanggaling ka sa Maynila. Tapos ako, hatid mo ko sa bus station ng Sariaya. Mauna na ako doon. Hoy, Baliw, anong ginagawa mo? Tago mo yan. Itapon mo. Siguro din mo walang makakakita. Kailangan walang makalam na may kinalaman tayo sa pagkamatay ni Wena at ang driver niya. Si Wena. Mr. Benjo Alvarez. Sensya na. Natagalan na ako. Galing ako Maynila eh. Asan ang asawa ko? Nasa loob po siya. Sa asawa ko. Sino? Sino gumawa ito sa asawa ko? Mapapatay ko siya! Sino? Sir Alvarez, minahon lang ako kayo.
Miss, napaano yan? Pakialam mo. Sungit naman ito. Tatanong lang yung tao. Hoy, pwede ba pakibilisan mo dyan? Baka iwan tayo ng bus. Taka. Ting-ting mo siya. Totoo ba yung pagdadalamhati mo? Asar ka ba, Miren? Nasasaktan lang kasi ako para sa kaibigan ko. Alam natin dalawa, nilaloko mo siya! Nilaloko mo si Wena! Nalanggang ngayon, may babae ka pa rin! Tek naman, Miren. Hindi ko nilaloko kaibigan mo. Wala akong babae! Pwede ba tigilan mo na ako? Patay ni si Wena, sinisiraan mo pa rin ako! Mr. Alvarez, Mrs. Sandeo, huwag ko kayong mag-away dito. Si Wena Barayun ho ang mas importanteng sa sitwasyon na to. May mga katanungan lang po ako sa inyo na kailangan nyo sagutin. May kakilala po ba kayo na kaaway niya? Meron. Ano? Anong merong kaaway si Wena? Wala! Walang kaaway si Wena! Ang bait-bait kaya ni Wena! Na sobrang bait ni Wena! Nagmumukha na nga siya! Tanga! Oo, mabait si Wena. Pero may mga taong galit sa kanya. Alam mo kung makapagsalita ka, parang kilalang-kilala mo siya. Kami ang nagsasama ng matagal. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Kulang na nga lang sa amin magpakasal eh. May anak kami. Nahanap lang namin yung anak namin at pag nakita namin yun, plano namin magpakasal. Pero paano pa matutupad yung pangarap namin ngayon nangyari sa kanya to? Ngayon pinatay na siya nung hayop na yun. Mapapatay ko yung kriminal na yan. Sir, sino po itong tao na to? Hindi yan nabanggit sa akin. Ang sabi lang niya, may mga taong naiinis sa kanya, nagagalit. Dahil napunta yung pera ng lolo niya sa kanya. Baka sila to. Baka gusto siyang kidnapin para humingi ng ransom. Pero nauwi sa ganito. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, gusto ko sanang mapag-isa kasama ng asawa ko. Aayusin ko pa yung burol niya. Sige po, sir. Tutulong ako. Kaya ko na mag-isa. Ah!
Gusto mo bang kumain muna? Hindi na muna. Ay nga pala ate, si Duday. Tito Wena! Duday? Duday! Duday! Mami! Duday! Shhh! Shhh! Mami, si Tito Wena po. Mayroon po siyang dugo po sa tiyan tsaka sa kamay po niya. Humihingi po kasi siya ng tulong kasi naparin po siya eh. Mami, natatakot po ako. Ayoko po kasing mabaril eh. Shhh, anak, hindi mangyayari yun. Dahil walang makakalapit sa'yo na bad person, hanggat nandito ako, poprotektahan kita. Walang makakalapit sa'yo, ha, anak? Alam mo, Duday, ako din. Palagi ako nandito para sa'yo. Taka yung bad person na yun, di ba akala bibigyan ko siya ng jab, ng straight, tsaka ng uppercut, ganun. Tapos, aapakan ko siya parang ipis. Tapos yung lalabas yung utak niya, ganun. Ha, anak ha? Huwag kang mag-alala. Iniimbestigahan na ng mga polis yung kaso. At sigurado ako, mahuhuli na nila yung bad person. Huwag ka na mag-cry. Ano ba? Kumusta? Okay na. Asikaso ko na yung burol. Nasa punerary na si Wena. Imbalsa mo siya ngayon. Wala akong pakialam sa kanya. Ang tinatanong ko, yung mga polis. Anong sabi nila? Ano, pinagdudahan ka ba nila? Paano sila magduday? Awang-awa nga sila sa akin. Yung mirin lang eh. Ano nung pinagsasabi? Yung medyo malaki duda sa akin. Bakit? Ewan ko. Ayaw akong tigilan eh. Dapat ito pinapatahimik ng tuluyan eh. Alam mo, kahit naman ano sabihin ng babaeng yan, kung wala naman siyang ebidensya, edi wala, lusot pa rin tayo. Baril, tapo mo na. Basang-basa na, kahit mahanap pa nila yan, burado na lahat ng fingerprints sa atin. Buti naman. Wala na ebidensya makakapagturo sa atin. Kaabang na ito. Aray ko, Benjo! Hindi mo ba ito nakikita, ha? Yung remembrance ng ex mong baliw? Sakit-sakit eh. Hindi ng ulo. Dito na lang. Masakit din dyan. Mas lang. Ano? Sakit ba? Oo! Gusto mo, pantayin ko yan dito. Baliw? Benjo, my sincerest condolences. Salamat, attorney. Mukha. Gagawa mo dito. Kaibigan ko si Wena. Natural nandito ako. Para makiramay? Kanino? Sa akin? Parang imposible naman yata. Bad trip ka sa akin, di ba? Sino kaya yung demonyong gumawa nito? May balita ka na ba sa polis? Sa imbestigasyon nila? Mali. At parang hindi ka interesado. Parang may pakiramdam ako na pinagdududahan mo. Bakit?
May dahilan ba para pandudahan kita? Hindi ka rin talaga ang nire nato. Asawa ko yung namatay, tapos ako pagdududahan mo. Ano bang gano'ng kasakit mawala ng asawa? Pwede ba huwag mo kong kumbinsihin na nasasaktan ka? Dahil alam natin ang totoo na hindi mo talaga minahal si Wena. Mahal ko si Wena. Kung mayroon man ako nagawang pagkakamali, nagkapatawaran na kami. Kaya pwede ba huwag nang ibalik yung mga dating mali? Ngayon, gusto mo magtanong, pumunta ka sa mga pulis, doon ka magtanong. Naluluksa pa ako. Hindi ko pa matanggap na namatay ang asawa ko. Di ko ba intindihan yun? Nagtatanong lang naman ako. Eh, mali na yung oras ng pagtatanong mo. Kaya pwede ba umalis ka na? Hindi ako aalis dito. Sinabi na umalis ka na eh. Umalis ka na! Ojo! Ano na! Puso'y ikaw.